بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa gilid ng daanan. Una, sa gilid po tayo ng kalsada. So bilang kaalaman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mahigpit niyang pinagbawalan tayo na umupo sa mga ganitong lugar. Kung sakali man na hindi natin maiwasan dahil kailangan natin gamitin yung lugar na yan upang tayo po ay mag-usap o may mga transaksyon tayo o kaya ay naghihintay tayo ng mga masasakyan o anumang mga bagay na kailangan natin gamitin yung gilid ng kalsada sa mga upuan doon o mga tambayan, kailangan natin ibigay ang karapatan nito. So dito sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal julus ala turuqat. Iwasan ninyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na umupo sa mga daanan. Iwasan natin tumambay sa mga daanan. So sabi ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, so nagreklamo sila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam kasi nga minsan hindi nila maiwasan na magamit yung daanan para sa mga transaksyon na kailangan nila, makapag-istorya sila doon. So sabi ng mga sahaba, wama lana min majalisina buddun natahaddathu fiha. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, paano naman sabi niya kung kailangan namin gamitin yung daanan kasi doon kami nag-uusap-usap, anong gagawin namin? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, amma idha abaytum fa'atu tariqa haqqahu. Kapag hindi niyo kayang iwasan, ay ibigay ninyo ang karapatan ng daanan. Ibigay natin ang karapatan ng daanan kung saan tayo nakatambay. So sabi ng mga sahaba, wa ma haqqu tariq ya Rasulullah? Ano po ba ang karapatan ng daanan? Ibig sabihin mga kapatid, bawat bagay, bawat galaw natin, dapat malaman natin ang batas nito. Kasi piruin nyo po, pati daanan, may karapatan po sa atin. So, wa ma haqqu at tariq ya Rasulullah? Ano daw ang karapatan ng daanan na ito? So, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, haqqu tariq ay imatatul ada. Una, kapag mayroon kang makitang mga harang sa daan, mga basag na bote, mga tinik o mga nakaharang na puno, ay tanggalin mo. Kabilang po sa iman, pinakamababa po antas ng iman, imatatul ada anit tariq, yung tanggalin mo yung mga harang, ha? Tanggalin mo yung mga nakaharang sa daanan. So halimbawa dito mga kapatid, katulad dito, dapat tinatanggal yung mga ganito, yung mga nakaharang. Dapat dito nilalagay sa mga basurahan, yung mga ganito. Halimbawa may mga ganito sila, dapat yung mga ganito nakakasira sa daanan, dapat tinatanggal yung mga ganito. Kasi nga po, baka po may madiskrasya po sa mga daanan. Kung sakali po may manakikita tayo sa daan, dapat ilagay natin sa paglalagyan o tamang basurahan. So, alam niyo po ba na may isang lalaki na nakapasok sa paraiso dahil lamang sa tinanggal niya yung nakakasagabal sa daanan ng mga tao na puno? So, tinanggal niya. So, nakita silang Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagulong-gulong siya sa paraiso kasi nga po, tinanggal lang niya yung isang bagay na nakakaharang po sa daanan ng mga tao. So, isa po sa karapatan po ng daan, tanggalin natin yung mga nakakasagabal sa daanan ng mga tao. Pangalawa, gadul basar. Yung pong mata natin ay ingatan po natin, pangalagaan po natin ang mata natin na makakita tayo ng mga hindi po kaaya-aya sa gilid ng daan. Halimbawa po, may mga dumaan na mga babae, halimbawa, yung mga dapat na hindi natin tingnan. So dapat po, agadul basar ay ibaba natin ang ating mata, hindi natin titingnan yun. Isa po yung sa karapatan ng daan. Pangatlo po na karapatan ng daanan, raddu salam. Kapag may dumaan, tapos binati ka niya, sabi niya, salamu alaikum, kailangan mong ibigay ang karapatan nila. Sabihin mong, wa alaikum salam. Dapat sumagot ka. Hindi yung nag-uusap-usap kayo, tapos may dumaan, binati kayo, hindi kayo tumugon. So, karapatan po ng nasa daan, kapag may dumaan na napadaan at binati ka ng salamu alaikum, obligado po na sagutin natin ng wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At ang panghuli ay al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. So,
Ang panghuli ay al-amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Kapag kami nakita tayong gumagawa ng kasalanan sa daanan, ay pagbawalan natin. Opo. Kapag kami nakikita tayong hindi kaaya-aya sa daanan, ay pagsabihan natin, payuhan natin. Hindi hahayaan mo na lang na nasa gilid ng daan gumagawa ng kasalanan. Kung kaya naman natin payuhan, ay payuhan natin. Nang yung hindi rin siya mapapahiya, siyempre. At kung nakakita tayo ng isang bagay, halimbawa may nagtatanong, bro, kapatid, saan po yung daan papunta sa, ano natin, sabihin natin sa kanya saan yung papunta doon. Yan yung al-amru bil ma'ruf, pag-uutos po ng kabutihan. Huwag mo naman iligaw. Halimbawa, saan po yung sakayan dito, saan po yung papuntang ganito, so tulungan natin. Opo. Halimbawa naman po, may nagtatanong tungkol sa Islam, ipaliwanag natin ang Islam. Kapag mayroon tayong libro tungkol sa Islam, ibigay natin sa kanya yung mga babasahin na yun. So naway mapulutan natin ang aral, yung mga karapatan po ng daan. Kasi kung hindi natin maiwasan, talagang upo tayo sa daan. Ibigay natin yung mga karapatan na ito sa daanan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naway napulutan natin ang aral, ang tinalakay natin sa araw na ito, na kung saan pati po yung daanan ay may karapatan po ayon po sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadis na ito na binanggit natin ay muttafaqun alaihi, hadis na napagkasunduan ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim. So napakasimpleng bagay na sa daan na magagawa natin ay magiging daan po patungo sa paraiso. Hanggang dito na lamang, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.